Number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Time now, bangga. 6 na minuto makalipas ang last dosing hapon. It's 2:06 on the clock. Siyempre naman, bangga ang oras na yan. Hatid po sa atin ang Silka, the country's number 1 beauty soap. Sa Silka, ang kutis ay paganda ng paganda ng paganda. Alagang papaya, alagang Silka. Baby ka, it's lihim ng liham time dito po pangga sa Energy FM. Kaya naman pangga kung meron kang gustong isend sa akin, kung ano man yan, mga gusto mong pabate, kung gusto mong ikwento ng bonggang-bongga, 0977-717-8186. Yahoo! Once again pangga, 0977-717-8186. Hoy, nakita niyo ba yung picture naming dalawa ni Marga? Oo, yung resident mangkukulam namin dito sa Energy FM, si Marga. Si Marga the Great. Eh wala eh, kami dalawa lang yun nandito sa booth eh. Tingnan niyo yung picture namin sa facebook.com/DJLindsay1067. Tapos mag-comment kayo. At pumati muna tayo, Miss Lindsay. Si Kuya Marlon ulit yan. Good PM, Lindsay. Pumati naman po sa mga kapatid ko dito sa Gumaca, Quezon. Nasa sementeryo daw sila ng bonggang-bongga. Tama ba? Kahit tumuulan, nila dalawang tatay ko. 1 year pa lang namatay. Salamat po, Rochelle, po ito ng Bulacan. Yahoo! Hello! Kamusta ka dyan? Okay lang yan. Kayo na po ang dumalo sa mga patay kesa naman kayo, di ba, ang dalawin? Sabi nga ni Ate Girlie, Ate Girlie Candela, di bali ng multo ang dumalaw sa akin, wag lang yung ex ko. Ikaw ba? Sino ba mas gugustuhin mong dumalaw sa'yo? Yung multo ng mga angkan mo? O yung ex mong damuho? Ako parang mas gugustuhin ko na lang siguro yung ex kong damuho. Ayoko na mga ano, non-living things ang dumadalaw sa akin. Hindi ko bet yan at hindi ko, baka hindi ko kayanin, baka mamatay ako ng maaga, di ba? Duwag kasi talaga, uy, duwag ako sa maraming bagay. Duwag akong mahalin siya ng sobra-sobra kasi alam kong masasaktan din lang naman ako. What? Lindsay, babati naman si Angelica Sandy Pia. Happy birthday bukas. Thank you so much. Maraming salamat din po. At kung ikaw, malapit ang birthday mo, kung nagbe-birthday ka man ngayon at sa mga susunod na araw, pangga, from the bottom of my broken liver, pangga, happy, happy birthday sa'yo, baby ko, ha? May have many more birthdays to come. And stay the same, okay? Huwag kang magiging mayabang, huwag kang magkakaroon ng magaspang na ugali, at dapat, chill ka lang, steady ka lang, and be kind to others, okay? Yahoo! Yan lang naman ang wish ko para sa'yo. At syempre, more swerte and blessings to come. Ay, nako, baby ko. Syempre, man. Maya-maya po. Ito na nga. Sige na nga. Magbasa na nga tayo ng letter natin. Baby ko, ha? Kung meron po kayong story na gusto pong i-share dito po sa Lihim ng Liham, by all means, please send those to me, pangga. It's lihimnangliham1067@yahoo.com. Again, pangga, lihimnangliham1067@yahoo.com. And I won't keep you waiting anymore, pangga. Ang oras natin sa Bulong Kabuluan, it's 2:09. Ito na po, pangga, ang Lihim ng Liham. Mahal kong Lindsay. Sa wakas, dumating na ang araw na nagkaroon ako ng lakas ng loob na sumulat dito sa programa mo. Lindsay, alam ko na matutulungan niyo ako tulad ng pagtulong ninyo sa ibang tao. Pangga, tawagin mo na lang akong Maya. 27 years old na po ako at ikakasal na ako sa best friend ko of 10 years na si Alvin. Alam mo, Lindsay, 10 taon na kaming magkakilala ni Alvin, pero 3 taon pa lang kaming naging official na mag-on. Hindi ko naman kasi siya napapansin noon. Besides, best friends kami, pero pareho kaming may sariling boyfriend at girlfriend. May sariling mundo, kumbaga.
Hindi namin alam kung paano nagsimula ang lahat. Kung paano na yung dating damayan ay na-develop sa matamis na tinginan at pagsasabihan ng I love you sa isa't isa. Lindsay, nagising na lang kami isang araw na lahat ng ginagawa namin may meaning na. Yung pag-akbay niya sa akin, pagkain namin ng sabay, panonood namin ng sine ng magkasama, ultimo yung pagbe-bake ko ng paborito niyang macaroons, yung maraming nyog. Lahat ng mga bagay na normal lang namin ginagawa noon, parang biglang naging special. Lahat parang nagkaroon ng kahulugan. Alam mo, Pangga, hanggang ngayon, kinikilig pa rin kami ni Alvin. Lalo na kapag naaalala ko lahat ng pinagsamahan namin. Lahat ng pinagdaanan naming dalawa as best friends. Siguro hindi ko talaga ma-imagine. Hindi ko lubos maisip kasi alam ko yung mga kalokohan niya eh. Yung kung gaano siya kabilis magsawa kapag nakitaan niya ng kalokohan yung babae. Or yung pagiging bigay todo niya naman kapag sobrang mahal niya yung girlfriend niya. Lahat ng yun alam ko sa best friend ko. Kaya nga nagtitiwala sa akin si Alvin sa lahat ng bagay. Ako naman, isa lang naman yung naging boyfriend ko eh. Si Steve. Pero wala na yun. Matagal ko nang kinalimutan yung lalaki na yun. Kasi meron na akong Alvin ngayon. Alam mo, Linday, napaka-ideal husband ni Alvin. Everyone would dream of having one like him. To tell you honestly, Pangga, wala na akong lalaking gustong makasama pa sa buhay na ito, kundi yung best friend ko. Kaya nga ibang klase yung saya na nararamdaman ko nung nag-propose sa akin si Alvin. Parang dream come true lahat ng pangyayari. Alam mo, Lindsay, hindi ko naman actually pinagdasal to. Basta na lang dumating ang lahat. Basta na lang umikot ang mga kaganapan sa buhay namin ni Alvin. At yung dating best friend ko, yung dating kabiruan ko lang, ay magiging asawa ko na ngayon. Lindsay, wala kaming pinag-aawayan ni Alvin. Wala rin kaming mga problema sa pamilya namin. Pero hindi yata magandang senyales kapag wala kayong pinag-aawayan, diba? Diba, Lindsay, ang sabi mo, yung mga taong nagmamahalan pero nag-aaway ay totoong pinapahalagahan ang isa't isa. Lindsay, hindi ko alam na mangyayari ang hindi ko inaasahan. Lindsay, kahit sinabi ko sa inyo na best friend ko si Alvin,
hindi naman lahat ng sikreto ko alam niya. May mga bagay akong tinatago sa kanya na alam kong hindi niya dapat malaman. Angga, lingid sa kaalaman ng lahat. Naka one night stand ko ang nakakatandang kapatid ni Alvin, si Alex. Lindsay, 3 taon ang tanda sa akin ni Alex. Nangyari ang lahat nang makasabay ko siya sa isang getaway sa Palawan. Hindi pa kami ni Alvin noon. Hindi pa kami mag-on. Best friends pa lang kami that time pero never nalaman ni Alvin ang tungkol sa kapusukan namin ng kuya niya. Isa pa, Lindsay, pamilyado na si Alex. Kaya pa na talaga loob ko na hindi niya ipagsasabi ang nangyari sa amin. Alam kong hindi niya pababayaan na masira ang pamilya niya, kaya wala siyang pagkikwentuhan ng mga bagay na yun. Pangga, wala namang problema nung una. Nananahimik na ako sa buhay ko. At kinalimutan ko na ang nangyari sa amin ni Alex. Pero Lindsay, nasimula akong matakot nang mag-decide si Alvin, ang boyfriend ko, na lumipat sa apartment ng kuya niya. Lindsay, nasa Cebu kasi ang pamilya ng kuya niya, kaya kapag nandun ako, tatlo lang kami doon sa apartment. Hindi ko alam kung may ibig sabihin, Lindsay, ang mga pagngiti sa akin ni Alex. Kapag nagkakatitigan kami, napapansin ko na tinitigan niya ako mula mukha pababa sa dibdib ko. Hindi ko alam noon kung may mali siya ba ang lahat. Simula nung lumipat si Alvin, may mga pagkakataon na pinapapunta niya ako sa apartment para ipagluto siya kahit nasa trabaho pa siya. Para daw pag-uwi niya, Lindsay, meron siyang madaratnan, tapos sabay kaming kakain. Kadalasan, Lindsay, kuya niya ang nadaratnan ko doon. Pangga, alam kong ikagagalit ng lahat ng nakikinig sa'yo to. Pero kahit pa-engage na kami ni Alvin, ay hindi ko maiwasan na sumagot sa tawag ng tukso kapag nandyan na si Alex. Lindsay, paulit-ulit na may nangyari sa amin ang kuya ng boyfriend ko. Pero Lindsay, nag-iingat kami na makabuo dahil ayaw namin ng eskandalo. Alam namin ni Alex na malaking gulo ito sa pamilya nila, pati na sa relasyon namin ni Alvin.
maniwala ka sa hindi, Lindsay. Mahal na mahal ko si Alvin. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako makaiwas kapag nandyan na si Alex. Kahit anong pigil ko sa sarili ko, nananalo pa rin ang kagustuhan kong makasama ang kuya ng boyfriend ko. Pero alam ko naman na, Lindsay, ang bawat tibok ng puso ko ay para lang sa iisang tao. Para lang kay Alvin ang puso ko. Lindsay, ilang buwan nang may nangyayari sa amin ng kapatid ng boyfriend ko. At hindi ko alam kung paano bang iwas ang gagawin ko. Pangga, sa totoo lang, ayoko nang matuloy ang kasal namin ni Alvin. Hindi dahil sa kuya niya, hindi dahil kay Alex. Pero dahil natatakot ako sa sarili ko. Kasi hindi ako sigurado sa sarili ko, Lindsay. Mangga, hindi ko alam kung paano namin ititigil ni Alex ang lahat-lahat. At kung paano matatapos ito. Pakiramdam ko, hindi ako handa para maging asawa ni Alvin. At napatunayan ko ito, Lindsay, nang paulit-ulit akong ma-attract kay Alex. Mangga, hindi ko alam ngayon kung dapat ko pa bang sabihin kay Alvin ang lahat? Kung ipopostpone ko ang kasal, hindi ko alam kung anong rason ang gagamitin ko. Alam ko rin na malaking pagtatalo ang mangyayari kapag hindi natuloy ang kasal namin ni Alvin. Please, Lindsay. Please, tulungan niyo naman ako. Pangga, paano ko ba maititigil ang makamundong gawain namin ang kapatid ng boyfriend ko? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Gusto ko nang tumigil. Pero hindi ko alam kung paano. Liham, dito lang yan sa Energy FM. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender ngayong mga panahong ito, Pangga, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Maya, Pangga, ano ba ang gagawin mo? Ay nako! Parang ano, no? Sakit sa banks kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Maya. Ano nga bang gagawin natin, ano? Ito, sa mga hindi po naka, alam yun, nakasunod sa ating pong story ngayon pong hapon na ito, si Maya po ay may boyfriend, si Alvin. At ikakasal na daw po sila this year. Yun nga lang, meron kasing deepest and darkest secret. Ito pong si Maya, okay? Naka one night stand niya yung kuya ni Alvin na si Alex. Pero hindi naman ito nangyari noong sila na, noong boyfriend niya ni Alvin, okay? Best friends kasi itong dalawang to, si Alvin at saka si Maya. Tapos mag best friend pa lang sila, may nangyari nga kay Alex na kuya po ni Alvin at saka dito po kay Maya. Okay, so hindi ko alam kung lusot yon para sa ibang tao, pero hindi naman yun nangyari habang sila ay merong relasyon ni Alvin, okay? Tapos Pangga, syempre naman, ngayon na lumipat po si Alvin dun sa bahay o sa apartment po ni Alex ng kuya niya, may mga pagkakataon na si Maya at saka si Alex lang ang nasa bahay. So
alam mo na kung anong meron dyan, baby ko, ha? Inamin naman po ni Maya sa atin, sa kanyang sulat, baby ko, na meron pong nangyari at patuloy na nangyayari sa kanilang dalawa ng kuya ng kanyang boyfriend. Nakakaloka lang. Sige, ate, parang may sapi, ano? Pero yun nga ang sabi niya sa huling parte ng kanyang sulat, Pangalensay, dapat ko pa bang sabihin kay Alvin ang lahat? At kung ipopospon niya daw kasi yung kasal, syempre, malaking problema daw yun at malaking diskusyon daw yun with Alvin. Pero ang sabi naman niya, ang kanyang puso ay para lamang kay Alvin, pero hindi niya daw talaga alam kung paano ititigil at kung paano bibigyan ng period o tuldok ang lahat ng nangyayari sa kanilang dalawa ni Alex na kuya. Ha, Pangga, mind you, Pangga, this is the kuya of her boyfriend. Okay? Nakakaloka, ano? Parang kahit ako hindi ko alam kung... Nakakaloka. Pwede ba magsabi ng masamang salita? O, di ba? Ay, nako. Let's leave it up to our mga texters and text partners, Pangga. Again, 09777717186. Sorry naman, nalilito akitch. 09777717186. Yan po ang number na kailangan mong i-text kung sakaling meron kang gustong sabihin dito po sa ating letter sender na si Maya ngayon pong hapon na ito, baby ko, ha? Pero ito po muna yung mga paunang sabi po ng mga commentators natin. Magandang tinghali po. Mapapayo ko po sa iyo, ate. Huwag mo nang ituloy ang kasal mo. Makonsensya ka naman eh. Saksakan ka ng kate. Paano ba naman masasabi mo na mahal mo siya? Nakakapagpasarap kayo ng kapatid niya. Maawa ka sa boyfriend mo at sa pamilya ng kuya niya. Umalis ka na lang dyan sa bahay ng boyfriend mo. Pabati naman po sa mga mananahin ni Boss Bernie na hanggang ngayon nananahi pa. Si Dong Me and the Gold Book Vaste Amelina po ito ng Nova Leaches. Okay. O, malis ka na daw dyan sa bahay na yan. Actually, feeling hindi naman siya nakatira doon. O, pumupunta-punta lang. Pumupunta-punta with benefits. Diba? Ang sabi naman dito isa, ako po, kung ako po kay Maya, lumipad na lang po siya sa kabilang bundok para walang gulo. Galing po kay Bogart. Diba? Ang sabi naman itong isa, ate, maawa ka naman kay Alvin. Huwag mo na lang ituloy ang kasal dahil kawawa lang si Alvin. Rose po ito ng Balagtas, Cavite, Pangga. Okay. Huwag na raw ituloy yung kasal. Okay, huwag na daw natin ituloy yung kasal. Itigil ang kasal. Sabi pa nito isa, Pangga, ang landi mo, ate. Dapat pinagtapat mo na kay Alvin ang totoo. Alam mo naman, walang baho na hindi sumisingaw. Ako, bago ako nakuha ng talagang kinwento. Sorry na. O, sino to? Girl ng Bulacan. O, Libra girl ng Bulacan. Ha? O, sige, halika na baby ko. I-text mo na ako. 09777178186. And I will be waiting for your comments. And kung anumang gusto mong solusyon na ibigay po natin dito po kay Maya. Okay, dito po yan Pangga sa programang Lihim ng Liham. Kasama po si Linday. And I will be with you all the way till 4 in the afternoon, baby ko. Kaya naman marami tayong solusyon na i-discuss ngayon pong hapon na ito. Hapon po ng November 1. Yung iba dyan nagtatakutan na, yung iba nangangaluluwa na. O sa Batangas na nangangaluluwa ang tawag dyan. Oh, diba? So halika na dito, baby ko, at samahan mo ako para masiyang buhay natin. Okay, baby ko, ang oras natin sa Binkuluan. 4 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. It's 3:04 on the clock. Siyempre naman, Pangga, tayo pa rin po ang number 1. 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. One Direction with the sign. Alas 3:31 na po ang nagmamagandang afternoon. Siyempre naman, tayo pa rin po ang number 1. 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Thank you so much. Magandang hapon sa'yo, baby ko. Magandang hapon sa pagmimeryenda mo naman ng bongga. Uy, ang sarap naman yung merienda mo. Champorado ba yan? In fairness. Masarap. Alam mo, in all honesty, Pangga, ako ay hindi pa nakakatikim ng champorado na may, di ba ang ano daw niyan, ang partner niyan daw ay tuyo. Tuyo ba o tinapa? Hindi pala ako sure. Hindi ako sure, pero yung mga tandem na gano'n, hindi pa talaga ako nakakatikim. Oo.
Kasi parang pag ano, pag champurado, champurado lang. Pag tuyo, tuyo lang, ganyan. Ang partner ng champurado ay gatas. Di ba no, Kuya Jimmy? Champurado, gatas. Tapos ang tuyo ay suka, gano'n. Pero champurado at saka tuyo, parang they don't go well together. Para lang sa akin lang naman yan. Sabi ng iba, huw, arte mo! Hindi nga, ba't kanya-kanya naman preference and kanya-kanya naman ang gusto yan sa buhay, di ba? Parang siya, gustong-gusto mo siya, gwapong-gwapo ka sa kanya, eh, hindi naman talaga siya gwapo para sa akin. Di ba? Ikaw talaga. Ewan ko sa'yo, di ba? Ay, ganyan talaga eh, ang gwapo ang maganda para sa ibang tao, eh, hindi ibig sabihin yan, gwapo at maganda na rin para sa paningin mo. Ganun yon. Kaya baby ko, mag-ingat ka kapag sinabi mo, pag kinuwento mo yung jowa mo per se, dun sa ibang tao. Pag sinabi mo, ang gwapo-gwapo ng boyfriend ko talaga, I'm so in love with him, just like that. Ingat ka ha, kasi minsan, ikaw lang naman talaga nagagwapuan sa jowa mo kasi in love ka. Ganun yon. Para sa ibang tao, yung jowa mo mukhang tukmol. At ikaw, gwapong-gwapo ka na sa jowa mo. Eh, ganun talaga. May mga bagay talaga na hindi porket gumaganda para sa'yo, eh maganda na rin para sa ibang tao. Ganun talaga yon. Okay? Walang question dyan. Ay, nako. Baby ko, sa mga hindi po makakuha ng number natin, ulitin natin, 0977-7178-186. Yan po ang ating text line. Kasi kanina, may nag-message siya atin sa Facebook page natin. Lindsay, ang bilis ng pagkakasabi mo ng number. Pakiulit. 0977-7178-186. Okay, yan po yan, ha? Batiin po natin yung mga nasa Twitter po natin, twitter.com/Lindsay1067NRGFM, LINDSAAAY 1067 Energy FM. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ang sabi ni Carl Pangilinan, wala bang hiring sa Energy FM para magkasama na tayo, Lindsay? Hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi ako na-inform. Ang sabi naman nito, sino pa ba to? Si JNBL_MRK. Haha, pangga, nandyan na daw po yung lola at lolo mo. Sige, manakot pa kayo. O ganun, nagtakot na ngayon tao. Sige pa kayo sa pananakot. Ganyan tayo eh. Yan tayo eh. O ganun ah. O ganun ah. Keri lang yan. Pupunta na tayo sa problema natin ngayong hapon na ito para maganda po ang buhay natin. Okay? Eh kasi nga, ito pong ating letter sender na si Maya, baby ko, ay namamroblema sa mga panahong ito dahil hindi niya alam kung paano ititigil ba ang kanyang kapusukan. Okay, kapusukan with the brother ng kanyang boyfriend. Totoo yan, hindi ka nagkakamali ng dinig, okay? Yung pong kanyang darkest secret panggain. Meron po, habang ang boyfriend niya ay nakatalikod at punong-puno ang tiwala sa kanya, baby ko, siya naman po ay kumikending to the left and to the right dito po sa kapatid ng kanyang boyfriend, si Ale. Yesterday, today, and every day of the day. Yan po ang sabi niya dun sa kwento natin. In fairness naman, inamin niya po sa atin. Pero ang kagandahan dito, gusto niya nang matapos ang mga pinaggagawa niya. Kasi alam niya pang aware siya na mali yung ginagawa niya. Ang mali nga lang dyan para sa akin. Eh bakit ngayon mo lang nalaman na mali ang ginagawa mo? Diba? Ako mamaya nang ako magsisermon. Sige, basa po tayo ng mga comments natin. Sabi po sa Twitter, twitter.com/Lindsay1067NRGFM. Sabi po ni Chris, wag na siya pakasal. Sabihin niya kay Alvin lahat. Tell Alvin, sa'yo lang ang puso ko. Pero kay Alex ang nasa pagitan ng hita ko. Ano ba? Alam mo ikaw, Chris, mabalhin. Ano ka rin eh, no? Sabi naman ni MJ Sumido, Lindsay, para sa akin, huwag na sabihin kasi part na yon ang past niya at kung inappropriate na para sabihin pa, iwas gulo na lang. Eh, nangyayari pa nga. Actually, it's not a part of his past yet kasi hanggang ngayon, nangyayari pa. Oo, patuloy na may nangyayari sa kanila. Pero ang gusto nga niya ngayon, eh, tigilan na. Si Maya po ay gusto nang tigilan yung kapusukan na nangyayari sa kanilang dalawa ng kuya ng kanyang boyfriend. So, ibig sabihin, hanggang ngayon nangyayari pa yan, hindi pa yan part ng past, ha, MJ Sumido? Ayan. Pero thank you so much for your comment, baby ko. Ang sabi naman itong si K-Ping, reconstruct yourself, that problem will continue to bother you and your marriage if you continue. Greetings to Mommy Tess and Daddy Rene. Si K-Ping po ito. Hello! Yahoo! Kung ako sa'yo, Ate Maya, habang maaga pa, itigil mo na ang kalokohan na ginagawa mo. Diba si kuya, sa kuya ni Alvin, umuwias ka na at hindi totoong mahal mo si Alvin para sa akin. Hindi ka matinong babae!
Sabi niya ha. Sabi niya yon, hindi ako yon. Nakakahiya ka lang pag malaman pa ng buong pamilya ni Alvin ang kalokohan mo. Nitsuga, Nosne po ito ng Pasig City. Siguro ano to, may pagka-hapon, hapon-hapon. Tsakan-tsakan, ganyan. Ang sabi naman itong isa pangga, naku ate, mapapayo ko lang sa'yo, iwanan mo na ang boyfriend mo kasi hindi ka karapat dapat sa kanya. Masyado kang makate. Sarap mong sampalin. Hindi po ito ng mula sa Dammam, Saudi. Hello! Kamusta po kayo dyan? Saudi Arabia? Like there's no tomorrow? Magandang hapon po sa inyong lahat dyan na nakikinig po sa atin overseas. Lindsay, ang masasabi ko po kay Maya ay aminin niya ang totoong nangyari sa kanila ni Alex para mapalagay na yon kalooban niya. At kung ano man ang desisyon na ni Alvin ay maluwag tanggapin, ay maluwag niya na pong tatanggapin dahil siya ang nagkasala. Si Linda po ito ng Mandaluyong City. Okay. Uy, salamat po ha sa lahat po ng mga patuloy po na nagka-comment. Sabi po nitong isang sender po natin, Pet Maluka, sana hindi na dumami ang lahi mo from June ng Baguio. Lindsay, ang ganda ng boses mo. Ay, salamat. Thank you so much. Okay. Good afternoon, Lindsay. Sabi po nitong isa, Lindsay, what the F? Ewan ko sa'yo. Hindi ka na nahiya, Maya. Pektusan kita eh. Wala kang puso, di ka marunong magmahal. You don't deserve to be loved. I'm Brian from Pasay City. Hello naman po sa inyong lahat dyan sa Pasay City. Oh, ganyan talaga yung mga magiging comments po, di ba? Ng ating mga... ano ba to? Ba't ang dami tawag na tawag sa akin? Diba? Kakaloka ha. Sabi po ng iba mga texters po natin, wait, nandito yan eh. Hi, pangga, babati kami dito sa Riyadh, Araka, King, Salman Pa, Foreman Exor, Eli Guapo, Joey Brian Marlon. Thank you so much, pangga. This is Eric from Riyadh. Hello po. Kamusta kayo, Jern? Diba? Naku, naku, naku. Maulang tanghali po sa inyong lahat. Ang sabi po, oy Maya, para kang ibon. Hahaha, ang dami mong destinasyon. Hiwalayan mo na. Baka makarma ka. Mayan po ng Santa Trinidad, Angeles City, Pampanga. Pa, I love you po sa partner ko nakatabi ko ngayon. Hoy, babe, wag mo kong tulugan. Hahaha, salamat po ng marami. God bless you, DJ, and to your station. Thank you so much. Yahoo! Good PM, Lindsay. Isa lang ang tawag sa babaeng malaking M. Malaki ang M, malandi siya. Kung may isip siya, sana nung una pa lang nilayaw niya na yung si Alex dahil may Alvin na siya. Oo, nakakapanginig naman ang laman yung babaeng higad na yan. Dapat dyan, ipakain sa D-Bell. Pumati mo sa kasama ko na si Melchor. Absent siya sa duty ng Bon Air. Hello naman po sa inyo dyan. Dapat sa'yo sinusunog, sabi ni Lino ng Cavite. Grabe. Di ka na nakontento, ikakasal ka na't lahat. Lahat, nakuha mo ang lumande at sa kapatid pa niya talaga. Kabit, hindi ka na nahiya sa magulang na mapapangasawa mo at sa pamilya ni Alex. Alam mo kung gusto mo talagang itama ang pagkakamali mo, maitatama mo naman eh. Pero ipinagpapatuloy mo pa rin. Nakakadiri ka! Si Gina Lee po ito ng Caloocan. At wait ha, marami pa tayong comments ngayon. Magandang hapon sa iyo, baby. Actually, hindi na gumanda nang marinig ko ang kwento mo dahil sa Makating letter sender mo. Ooh! Ate naman, wag mo nga kami pinaglululoko sa programang ito. Buisit ka. Hindi mo alam ang salitang pagmamahal o mahal. Sakit na kate ang meron ka. Sa tingin mo, natuwa kami sa kwento mo. Dapat sa pagong ka na lang nagkwento. Hahaha, napatigil ako sa pagdadrive para lang mag-comment, baby ko. Ikaw talaga, si Michael Cruz po ito, Grab driver. Uy, thank you, ha. Thank you po sa inyong lahat dyan. Ang sabi naman nito, Lindsay, ang masasabi ko po kay Maya ay aminin niyang totoong nangyari sa kanila ni Alex para mapalagay na yung kalooban niya at kung ano man ang desisyon ni Alvin ay maluwag na tanggapin o maluwag niyang tanggapin dahil siyang nagkasala. Ay, ito'y nabasa ko kanina. Si Linda po ito ng Mandaluyong. Eh, hello po sa inyong lahat dyan at salamat po sa lahat po ng patuloy na nagko-comment po dito sa ating problema ngayong hapon na yon. But you know what? Ako naman po ang dapat umextra ngayon pong hapon na ito. Ngayon pong moment na ito, moment na po ni Lindsay, baby ko, ha? Yahoo! Eh, kasi ganito yun. Bago po ka mag-comment, pasalamatan muna natin ang kapartner ko sa pagpapakinis ng aking mukha. Maraming salamat po sa Top O. Baby ko, ang Top O po ay available po sa 7-Eleven stores, Watson's Mercury Drug Stores, Southstar Drug Stores nationwide. Yan po ay nispray sa mukha at sa iba pang parte ng katawan kung meron kang issue sa mga parte na yan, okay? Kung medyo rough at medyo hindi kagandahan, hindi makinis yung balat mo, pangga halimbawa sa siko, ay naku, pwede mong isprayan nyo ng Top O. Dahil ang Top O ay solusyon sa lahat po ng issues mo sa balat. Tapos naman, na, diba? Maraming salamat po sa Top O. Hi na ko, baby ko! Una sa lahat, naniniwala ako na hindi lang naman talaga si Maya ang dapat sisihin dito, diba?
Comment sa atin, laging si Maya din ang sinisisi. Well, partly ito po ay kasalanan din ni Maya dahil hindi naman yan magpapatuloy kung hindi pinapayagan ni Maya, di ba? Yahoo! Maya, makinig ka. Nag-text na siya sa akin kanina eh. Tapos nag-email pa siya sa akin. So, ayan ha. Naniniwala ako na ito po ay pagkakasala ng dalawang tao. Pagkakasala po ito ni Maya at ni Alex. Si Alex ha, tingnan mo baby ha, si Alex na kapatid pa ni Alvin. Eh, kundi ba naman walang yayang dalawang yan? Diba? Pareho silang walang ya. Baby ko, huwag nating i-single out. Ito pong si Maya. Oo, pumayag siya. Yun, oo, yun. May kasalanan na siya. Pero may kasalanan din, pangga, yung pong kapatid ni Alvin na si Alex, di ba? Pareho silang dalawa. Hindi ako nagbibiro dito ha. Tigil nga. Direk. Oo nga. Tanggalan nga muna natin ang bed, Direk. Oo. Pareho silang may kasalanan dito, baby ko. Naniniwala ako dyan. Oo, ha? Kasi halimbawa nga, nakumagat itong si Maya. O, hindi na naman natin alam kung sino po nagbigay ng motibo, di ba? At ito po ay nagsimula sa one night stand na hindi na dapat na ulit pa dahil kaya nga one lang, di ba? One night stand. Di ba? Hindi na dapat na ulit yan. Pero dahil nga na-attract ulit sila ng paulit-ulit sa isa't isa pangga, eh, nag-continue pa rin yung pa mga bagay-bagay between Alex and Maya. Ito lang ang pagkakamali dyan eh. Ginawaan nyo na ng isang beses eh. Dapat alam yung disiplina. Dapat meron kayong ganyan eh. Tsaka nangyari man yan, hindi na dapat yan issue, hindi na dapat naging issue yung one night stand. Dahil nangyari yan nang hindi pa silang dalawa ni Alvin. Ngayon, sila na ni Alvin. Maya, meron ka ng Alvin ngayon. At alam mo naman na si Alvin ay may Alex na kapatid, baby ko, di ba? Dapat hindi mo na ginawa yan. Sorry ha, pero kailangan ko lang ilabas. Pareho din kayong ano eh, hindi nahihiya sa mga balat ninyo eh. Niloloko niyong pareho si Alvin, kaya kawawa naman si Alvin. Ngayon sa tanong na paano mo tutuldo ka ng mga pangyayaring ito? Mahiya ka naman. Hoy, hiwalayan mo na yan si Alvin, baby ko. Hoy, ano Maya, hiwalayan mo na yan si Alvin? Mahiya ka naman doon sa pamilya niyang dalawang yan. Oo, sige. Kaya nating itago yan. Ikaw, kaya mo itago yan. Siguro kung talagang ganun kakapal ang balat mo. Baka kaya mo itago yan, di ba? Dito sa fiancé mo, dito sa mapapangasawa mo. And in the future, kung talaga itutuloy mo yan, mapapangasawa mo talaga yan si Alvin. Kaya mo yung itago sa kanya. Pero, nasaan ang konsensya mo, ha? Nasaan ang konsensya mo? Di ba? Alam mo na, yung asawa mo eh, napakabait. Gagawin ang lahat para sa'yo at purong-puro ang pagmamahal para sa'yo. Diba? Tapos alam mo, at the back of your mind, na meron kayong ginawa at hindi natin alam kung kailan titigil yung ginagawa ninyo, ang tanging solusyon lang dyan eh, iwanan mo si Alvin at aminin mo sa kanya kung anong pagkakamali mo. Yun na lang, at least ang magagawa mo para matahimik ang konsensya mo. Alam mo, primarily ang gagawin niya si Alvin, mumurahin ka niyan, ay nako! Murahin ka niyan. At hindi lang si Alvin, pati na yung asawa ni Alex, pati na yung mga magulang nilang dalawa at kung sino man ang pamilya pang kakilala mo na alam yon, parte na rin ang buhay mo kahit papano, mumurahin ka nila dahil sa ginawa mo. Pero that's it eh, kasi ginawa mo yon, yun ang price that you have to pay. Ngayon, as to paano nga, oh, di ba paulit-ulit nga ako, paano nga pipigilan ito? Huwag mo nang pigilan lang. Kasi kung alam mo naman talaga kung anong dapat gawin para pigilan yan eh, disiplina lang naman yan eh. Di ba? At the very beginning, dapat alam mo, meron ka ng Alvin, meron ka ng mapapangasawa, dapat hindi mo na tinuloyan kahit ano pang paghahalina sa'yo ni Alex, di ba? Sa'yo, kung ako sa'yo, te, makipaghiwalay ka na dyan kung meron ka pa natitirang hiya sa budhi mo. Halloween eh. Siguro yung mga multo dito eh, naiinis na rin sa'yo. Baka yung mga kaluluwa dito, yung kaluluwa ni Jim at saka ni Sheena eh, naiinis na rin sa'yo. Naniniwala ako dyan. Uy nga pala ha, syempre naman. Yun na nga yun. Naku, mahirap solusyonan niya, lalo na kung ikaw ay natural na malandi. Itigil mo yung kalandian mo, te. Pero kung alam mo, meron lang masakit. Alam mo, masasaktan ka talaga sa unang parte ng buhay mo kung talagang, alam mo yun, aaminin mo dito kay Alex, kay Alvin at sa pamilya nila na nagkamali ka, baby ko. At talagang magko-confess ka. Hindi ko alam mo talaga kung kailangan mo pa i-confess. Siguro wag mo na i-confess. Makipag-break ka na lang kay Alvin. Gumawa ka ng kahit anong storya. Pero alam mo yun, makipaghiwalay ka na kay Alvin, te. Kung ako sa'yo. Kasi niloloko mo lang siya. Niloloko mo siya. Niloloko mo yung buong pamilya mo. At higit sa lahat, pamilya ni Alvin. Niloloko mo rin pangga ang sarili mo. Sinasabi ko sa'yo. Mahirap yan. Mahirap solusyonan yan. Yung sakit,
nandyan yan parati. Lalo na yung pagiging, yung konsensya mo, nandyan yan palagi. Ngayon, kung meron pang ibang masakit sa'yo, ha, hindi lang sa puso, hindi sa isip hanggang kung masakit yung mga kasukasuan mo, te. O, gumamit ka ng nose stiff ng J. Thomas Solutions. Yahoo! Nose stiff ng J. Thomas Solutions. Murang-mura lang to. Pampahid to, panghaplas to, pangga. Oo. 198 pesos lang yung 75 ml na bote. Tapos 278 lang pangga yung 100 ml na bote, pangga. Yan. Nose stiff by J. Thomas Solutions. Para hindi na sumakit yung mga kasukasuan mo, yung ulo mo. Kung may dysmenorrhea ka, ipahid mo yan pangga sa puson mo, mawawala ang sakit ng puson mo. Promise ko yan sa'yo. Ay, nako. Nakakainis, no? Nakakataas ng ano, ng balahibo at saka ng ano, ng tawag dito, ng blood pressure. Kainis. Ay, nako. Maybe ko, i-send mo sa akin yung mga letter mo para masaya ang buhay natin. I-share mo sa akin ang iyong love story, of course. Lihim ng Liham, 1067 at yahoo.com. Again, pangga, Lihim ng Liham, 1067 at yahoo.com. Thank you so much for joining me, pangga, dito pa sa Lihim ng Liham. Ngayon pong hapon na ito, ng November 1, of course. Susunod na po si Jimbo at si Sheena. Dito lang yan sa number 1. Oh, 6.7 Energy FM. Huwag masabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Hay nako. Sa mundong ito, pangga, kapag nakita mo na si Mr. Right, huwag ka nang magloko pa. Huwag ka nang lumandi pa. Dahil mahirap nang mahuli ulit si Mr. Right kung ikaw ay purong loka-loka. Kim Chu with the song, Mr. Right.